Nasabat naman ang Bureau of Customs ang halos 60 tonelada ng mga Peking duck at kalapati. Bawal po ang pag-aangkat ng ganyang klase ng karne mula sa China dahil sa banta ng bird flu. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. E dineklarang mackerel ang laman ng mga container van na ito. Pero nang suriin daw ng mga taga Bureau of Customs sa pamamagitan ng kanilang mga x-ray machine, nadiskubre mga Peking duck pala at pigeon o kalapati ang laman. Ang halos 60 toneladang kontrabando galing daw ng China. 2004 pa pinagbawal ang pag-angkat ng poultry products sa China dahil sa bird flu. Meron tayong bird flu alert, no? So aside from yung protecting the industry ng mga mag-iitik sa atin, meron din tayong protection ng kalusugan ng ating mga kababayan. Yan is for disposal and rendering. Yan ay hindi na natin papayagan pang pumasok sa merkado. Nang buksan ang container van na ito, bumungad sa mga taga Bureau of Customs ang mga kahon-kahon ng mga mackerel na ito. Sa mga nakahilera dito sa harapan at yung mga nasa ibabaw. Pero nang suriin nila ang mga nasa ilalim at mga nasa likod na box ng mga mackerel na ito, na-discover na mga Peking duck pala ang laman. Ang isa namang container van, mga kalapati ang nasa likod ng mga kahong-kahong mackerel. Ito mackerel pa yan sa ibabaw ha. Gumapang pa ganun, binuksan, na-confirm talagang Peking duck. Ang halaga nito ay 40 million. So kung nakalabas ito sa local market, malulugi na more or less ganung halaga rin itong ating mga local duck raisers. Ayon sa BOC, inaasahan na raw nila ang pagdating pa ng mga ganitong klaseng produkto lalo't magpapasko. Dito sa Binondo, mabenta ang Peking duck at kalapati. Gaya na lamang sa restaurant na ito, ang bestseller nila, roasted duck. Pero paglilino ng may-ari ng restaurant, ducks that you say are not from China. Where are they from, sir? They're from US. How do I make sure the duck is not from China? I think it's the packaging, maybe, there's a different packaging. At kahit pa nagmahal ang mga ito, simula nang itigil ang importasyon sa China. Tinatangkilik pa rin daw ito ng kanilang mga customer, mapa Chinese man o Pinoy. Apila naman ang customs sa publiko, huwag tangkilikin ang mga smuggled na produkto. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Horas.